Good evening, guys. Mag-story na naman tayo ngayon, guys, sa aking episode 2 story in my life. Ngayon, guys, mag-BP ako sa sarili ko. Kasi, feeling ko may ano na naman. May i-check ko lang yung ano ko. Parang iba yung feeling ko kasi. Tinuruan kami nito, guys, sa pagtrabaho ko ng ano, butika. Bumili ako nito kasi nataas yung BP ko. Kaya start natin 'to. Kailangan level sa heart yung ano, guys. Sakit. Sakit dito. Wala, mataas. Mataas talaga. Oh my God. 181 over 181. Alaka, Diyos ko. Tingnan nyo, guys. Oh my God, ang taas naman. Dapat relax lang pag mag-ano. Mag-BP. Relax. hindi kasi ako huminga. Parang ano, parang hindi ako relax. Kaya mataas siguro. My goodness. Try natin. Stop. Try natin sa kabilang kamay. Baba natin. Dito naman sa kabila. Nakatakot. My God. Ipakita ko sa inyo, guys, ganyan. Dito tayo. Ay, na ano pala yan? Sincha na, guys. Story, tapos nag-BP. Relax.
taas pa rin. 178 over 81 pa rin. Kanina 181 over 81. My God, taas pala BP ko. Kaya pala hindi ako makatulog. Minsan, mamaya BP ako ulit. My goodness. Diyan muna yan. Start na tayo sa ano, sa story ko. Oh my goodness. Before kasi ako na ano guys, na diagnose ng cancer, na sumakit yung ano ko, my every menstruation magrigla ako, masakit, dysmenorrhea. Kaya lagi akong nagpapa-check up sa ubigayni. Kaya doon nakita sa ubigayni yung bukol. Kaya pinabisitahan ako hanggang sa mahigit 3 taon yata, na-admit talaga ako sa sakit ng aking ano, ng aking dysmenorrhea. Sobrang sakit, ay hindi ako makatayo. Kala ko pumutok na yung sis. Hindi pala. May awa pala ang Diyos, kaya na-admit ako sa San Pedro. San Pedro Hospital. Ito guys, oh, ang billing namin guys. Ito yung bill. Billing. Oh, 7,000 guys. Ilang araw lang yan. 3 yata yung araw na ano, less ill health na ito. Kaya yung doktor namin, yung doktor ko pala sa nasa ibang lugar din siya, sa ibang hospital, lagi akong pupunta sa kanya every 3 months. Then siya ang nag-ano sa akin na ipa gubak tayo sa ano guys, sa pagpa ano sa aking biopsy doon sa Davao Doc na naman, na na-hospital din ako doon ng isang araw. Ang billing ko naman, sobrang laki talaga guys. Ito yung mga receipts. Ito yung mga ano guys, official receipts. Pag admit ka doon guys, mag-down ka ng ano. Nag-down, pina-down kami ng 12,000 ito oh. Tapos, isang araw lang yun, kinabukasan, ito na ang bill. Malaki na, ang sobrang laki ang billing namin, guys. Ito na. Ito na yung billing. Less 12 na yan sa binag, ano namin, guys. Then, before pala ako na, nag-start ako ng chemo, doon sa Davao Regional Medical Center. 5 days din ako na-admit doon sa first chemo. I-admit pa ka pala doon. Sa ano? Ang aming billing na naman doon. Ito na naman guys. Oh. Ang billing namin is 500 lang. Kasi ano, public hospital yun. Government. Kunti lang nabayaran kasi dinaan sa mga lingap, mga discount ng mga ano, DSWD, tinutulungan din ang mga pasyente. Kaya, yun ang mga update ng mga babayarin. At saka, yung abstract ko pala, magbabayad ka, before ka ma-admit sa ano, magbayad ka ng sa abstract before ka mag ito ang abstract before ka simula ng ikimo at saka irradiation, magbayad ka pa. Ito ang first pagpunta ko doon sa oncology. Ito ang ano nila, less pill health na ito.
first pa lang ito. My goodness. Then, buti na lang sa PhilHealth guys, sa isang taon, may 45 days ka pa lang makover sa ano, pag magkasakit ka. Kaya bawal magkasakit. Ang laki ng babayaran. My goodness. At ito na ang ano ko guys. 6 cycle ka pala ako doon. Nakalimutan ko. Akala ko 7 cycle. Yung sinabi ko nung first episode, 7 cycle. 6 cycle, then 7,000 every chemo. Ito na ang babayaran ko guys o sa aking chemotherapy. Every chemotherapy, ito ang babayaran ko. Kaya ayun. Marami akong mga papel-papel dito. 7,000. Ito kasi ang grand total guys. 42,000 sa 6 cycle na yan. Oo, madaming papel. Yung sa radiation ko, nasaan na yung mga papel ko sa radiation? Yun ang malaki. Dito siguro. Mahanap nga. Lagi ko itong dala-dala guys pag pumunta ako doon sa cancer center kasi ang daming requirements. Grabe. Oo, ang dami. Cancer center. Ito pa lang sa radiation guys. Ito. 46,000. Please spell help na yan guys. 28 days. Iba pa yung babayaran mo sa laboratories. Every week ka magpa-laboratories. Ang daming babayaran. Ang daming receipts. Ito pa. Itong original na kopya ko guys oh sa chemo. Ang daming photocopy mga kung ano-ano kung ano-anong anik-anik. Before ka pa simula ng radiation at saka chemo, CT scan ka pa, ultrasound ka pa. Bayad na naman, may ultrasound pa sa liver, ultrasound pa sa ganito. Grabe talaga, ang daming babayaran. Sinishare ko lang yun sa inyo guys kasi grabe. Yung may ano pa guys, may cholesterol, high blood, yung mga results sa mga, nakakatakot yung mga results sa ano, laboratories. At ito na ang pagkatapos ko ng mag-radiation guys, graduate na ako ng 28 days, ito na yung result na binigay sa akin. Ito na. Dito malaman na stage 2 lang pala ang sabi ng Davao doc, stage 4 yung doktor doon na nag-ano sa akin, yun pala, hindi pa pala sure, inulit yung CT scan doon, nalaman talaga lahat siguro guys, ano din sa mga prayers kasi nagpaano din ako ng prayer din, healing press, narinig niyo ba yon si Father Suarez? Patay na yun siya guys, anhing Father Suarez.
sumasalangit ng kaluluwa niya. Nakaano din ako, naka-attend din ako sa kanyang healing mass doon sa Laap. Ito pa guys, oh, ultrasound. Hello, ano to? Oh, yan. Ito, mga laboratories na request nila. Ang dami talagang anik-anik. Ito pa. Pagkatapos kong i-radiation guys at saka i-CT sa chemotherapy, i-CT scan ka ulit. Ano na? Ito na yung result din. Hindi ako masyado sa ano. Hindi ako masyadong na ano sa result kasi ang liliit ng sulat. Kaya nag-decide ako na dito ako magpa-opera sa SPMC kasi malapit lang sa bahay namin sa Davao. Kasi pag ganyan-ganyan ako, nagbo-board ako doon sa Tago, malayo. Malayo sa bahay. Ang daming mga ano. Resulta, anik-anik. Marami talagang salamat sa ano, PhilHealth, sa DSWD na tumutulong, sa Lingap, sa ano pa ba yung tumutulong doon sa ano. Sa Tagum. Sa Tagum din, tinulungan din ako ng ano, ng mga congressman doon, nilapit ng sister ko. Tapos, pag-upira ko sa ano guys, dito sa SPMC, nakakatakot, 23 days ako doon kasi pinag ano pa yung result ko. Sabi nga ng doktor doon sa SPMC, yung isang doktor, uy, nasaan na yun si ma'am, ano, si Kera, na nagsha-shopping ng ano hospital. Kasi na-admit ako sa San Pedro 2 beses, yung na dinggi ako, pangalawa yung sumakit yung chan ko na hindi ako makatayo. Pangatlo, na-admit ako doon sa Davao Doc. Pang-apat, na-admit ako sa doon sa Davao Regional Medical Center sa first chemo ko doon sa Tagum. Pang-5 naman dito sa ano SPMC, yun last na opera. Sabi ng doktor, nagsi-shopping ka ng hospital. No ba yan? Kaya ayun, grabe talaga ang experience ko ng ano, grabe talaga, bawal talaga magkasakit guys, kaya kumakain talaga, hindi naman ako kasi kumakain ng mga yung saluyot noon, ayoko, madulas, kaya ngayon kumakain na ako guys. Kasi ano din daw yun, gamot din daw yun yung saluyot. Kumakain. Dapat kumain talaga ng gulay, prutas, balanced diet. Yan lang, yan.